Welcome back sa Tagalog Drama Recap. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang isang thriller film na pinamagatang Invisible Eyes na ipinalabas noong 2009. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagbukas ang pelikula sa isang dating modelo na si Gabby na kasama ng isang direktor ng pelikula na nagngangalangdan sa kanyang abandonadong bahay sa tabing ilog sa isang rural na lungsod ng England. Dahil sa kanyang abalang schedule, kailangang bumalik ni Dan sa London, naiwan si Gabby sa paniniwalang babalik siya sa loob ng ilang araw. Bago umalis, ibinigay niya sa kanya ang ilang mga script ng pelikula at hiniling sa kanya na basahin ito na sinasabing maaari siyang maging isang natatanging babaeng modelo na naging isang artista. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili na maiwan mag-isa, kahit papaano ay nagawa siyang hikayatin ni Dan. Pagkaalis niya, sinimulan ni Gabby na ilabas ang mga gamit niya at inayos ito. Sa oras na ito, nakarinig siya ng kalabog ng pinto na nagpagulat sa kanya saglit. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang tunog at nagpatuloy sa pagbabasa ng mga script. Ilang sandali pa, nakarinig si Gabby ng katok sa pinto kaya sinagot niya ito. Ito ay isang delivery boy na nagngangalang JC na nakilala siya bilang isang supermodel kaya ipinahayag niya ang kanyang paghanga. Sa kasamaang palad, hindi gaanong interesado si Gabby sa usapan at mabilis na isinara ang pinto. Maya-maya, tinitigan niya sa salamin ang tumatanda niyang mukha na ikinalungkot niya. Lumalabas na gumagamit siya ng ilang mga produkto ng pangangalaga sa balat upang mapanatili ang ningning sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, nanaginip si Gabby kung saan nai-imagine niyang may pumapasok sa kanyang kwarto na nang-iispiya sa kanya. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Dan at nagtanong tungkol sa mga iniisip ni Gabby sa mga script. Inamin niya ang kanyang kahirapan sa pag-unawa sa kanila at sa halip ay ipinahayag ang kanyang kagustuhang gumawa ng isang modelang show kasama ang kilalang designer na nagngangalang Max Baligan. Gayunpaman, hindi siya hinikayat ni Dan na bumalik sa pagmomodelo dahil nagretiro na siya rito. Sa kanilang pag-uusap, nagtanong din siya tungkol sa karanasan ni Gabby sa bahay at sinabi niyang hindi siya nag-iisa tulad ng naisip niya. Sinabi pa niya na kakaibang vibe ang nararamdaman niya, pati na rin ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya, na parabang may sariling buhay ang bahay. Natatawa si Dan habang sinasabi niya ang tungkol sa mga espiritu at binaliwala ang paksa. Pagkatapos nito, tumungo siya sa London. Naglalakad si Gabby pabalik sa sala kung saan napadpad siya sa isang note na nagsasabing hindi gumagamit ang mga espiritu ng aftershave. Sa paniniwalang isinulat ito ni Dan, nagmamadali siyang lumabas para pigilan siya at tanungin kung bakit nag-iwan ng ganoong mensahe. Bilang tugon, ipinalagay ni Dan na nagbibiro siya at itinakwil ang kanyang mga alalahanin. Sinabi niya na hindi niya isinulat ang tala. Kasunod nito, bumalik si Gabby sa bahay, ngunit tumindi ang kanyang takot nang matuklasan ang isa pang note na nagsasabing, "Hindi mo ako kaaway." Sa sobrang takot, nagmamadali siyang lumabas ng bahay at sinubukan makipag-ugnayan kay Dan, ngunit hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Naiwan na walang alternatibo, ipinatawag niya si JC at hiniling na siyasatin ang bahay. Si JC ay nagsagawa ng masusing paghahanap sa buong lugar ngunit walang nakitang mali. Maya-maya, dumating din si Dan, ngunit sa tingin niya ay pinaglalaroan siya. Ikinagalit ito ni Gabby, na nagudyok sa kanya na akusahan si Dan na ikinulong siya sa bahay at mayroon siyang isang lihim na kasabwat para mabaliw siya upang mawala siya sa kanyang buhay. Pagkatapos, tinawagan ni Dan ang kanyang kasintahan, na si Nina, at sinabi sa kanya na mananatili siya sa bahay ng isang gabi. Nang maglaon sa gabing iyon, dinala niya si Gabby sa hapunan upang tulungan itong ilihis ang kanyang isip, ngunit sa huli ay nalasing. Pag-akyat nila, naglaro sila ng habulan sa paligid ng bahay at nauwi sa pagiging intimate sa isa't isa. Pagkatapos makipagkulitan, sinabi sa kanya ni Gabby na alam niya ang relasyon nila ni Nina Lamont, ang dahilan kung bakit siya nagda-drive pabalik sa London tuwing gabi. Bilang tugon, inamin ito ni Dan, ngunit sinabi niya na si Nina ay hindi isang mabuting girlfriend tulad ni Gabby. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Gabby ang tungkol sa kanyang unang boyfriend, na si Jimmy, na nakilala niya noong siya ay 15 taon pa lang. Ayon sa kanya, si Jimmy ay may kondisyon sa balat at hindi gaanong kaakit-akit. Sa kabila nito, nakipagmahalan siya sa kanya isang gabi at buong gabi sila sa dalampasigan. Kinaumagahan, hinatid niya ito sa bahay sakay ng kanyang motor, ngunit sa kanilang pag-uwi, nangyari sa kanila ang isang malupit na aksidente na kumitil sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang kamatayan, sinabi ni Gabby na nararamdaman pa rin niya ang kanyang espiritu na nagbabantay sa kanya. Nang gabing iyon, nagising si Gabby na nakaalis na si Dan.
mag-isa sa kanyang kama, narinig niya ang paglangit-ngit ng pinto at nasaksihan niya ang isang upuan na kusang gumagalaw. Ilang sandali pa, biglang sumulpot sa harapan niya ang isang lalaking may wig na babae at may kulay na mga kuko, dahilan para mapasigaw siya sa sobrang takot. Kinaumagahan, nagising si Gabby nang makitang nagsusuot ng damit si Dan. Dahil dito, iniisip niya kung panaginip ba ang naranasan niya kanina. Hiniling sa kanya ni Dan na maghanda kung gusto niyang bumalik sa London, ngunit nagpa siya si Gabby na manatili. Pagkaalis niya, bumaba si Gabby sa basement kung saan natuklasan niya ang isang sinaunang makinilya at isang aparador. Nang maramdaman ang presensya ng isang tao sa bahay, sinubukan niyang makipag-usap dito gamit ang mga sulat kamay na tala na nagtatanong tulad ng "Nakikita mo ba ako? Patay ka na ba? At kilala ba kita?" Sa susunod na eksena, makikita natin si Gabby na nagme-makeup at nakasuot ng magandang damit. Habang tinitingnan ang sarili sa salamin, nakikipag-usap din siya sa isang hindi nakikitang individual, tinawag itong Jimmy at nagsasalita ng walang takot. Sa gitna ng chit-chat, ipinahayag ni Gabby na natupad niya ang kanyang mga adhikain mula nang pumanaw si Jimmy. Ngayong lumipas na ang kanyang mga araw at wala sa mga script ang mukhang angkop sa kanya, naniniwala siyang oras na para mag-explore ng bago. Maya-maya ng gabing iyon, nanood si Gabby ng isang panayam kay Max Baligan sa TV at nalaman ang tungkol sa kanyang paparating na pribadong kaganapan kung saan plano niyang pumili ng ilang mapapalad na tao para sa kanyang palabas. Nasa sabik, ibinahagi niya ang balitang ito sa hindi nakikitang presensya ni Jimmy na nagpapahayag ng kanyang intensyon na dumalo sa kaganapan. Pagsapit ng hating gabi, tulog na si Gabby nang gisingin siya ng lasing na si JC at ang kasama nitong si Nikki. Iminungkahi ni JC na umuwi na sila na sinasabing hindi ito ang tamang gawin, ngunit iginiit ng kanyang kaibigan na si Gabby ang susi upang matulungan siyang matupad ang kanyang pangarap na maging isang fashion designer. Ilang sandali pa, binuksan ni Gabby ang pinto at pinapasok ang dalawang kaibigan. Mapangakit siyang umupo sa sopa at sinabi kay JC na magpatugtog ng musika. Binigyang kahulugan ito ni Nikki bilang pahiwatig para sa pagpapalagayang loob at sinimulan siyang halikan at hawakan ang kanyang katawan. Gayunpaman, mabilis niyang itinulak siya palayo, na nagsasabing, masyado siyang mabilis. Sinabi sa kanya ni Nikki ang tungkol sa panaginip ni JC at hiniling kay Gabby na tulungan siya sa pakikipag-ugnayan sa mga tamang tao. Gayunpaman, pinaalalahanan ni Gabby si JC na muling isaalang-alang ang career path na ito, na ipinapaliwanag na ang propesyon na ito ay maaaring magdala ng mga tao sa tuktok, ngunit maaari rin itong iwanan sila sa gitna ng kawalan. Kasunod ng pag-uusap na ito, pinaalis ni Nikki si JC para makapag-private time sila ni Gabby. Inosenteng umalis si JC, at pinilit ni Nikki ang sarili palapit sa kanya. Sinubukan ni Gabby na lumaban, ngunit gumamit si Nikki ng karahasan, sinampal siya ng mariin at inutusan siyang sumunod. Pakiramdam niya ay walang magawa, napaiyak siya at tinawag ang pangalan ni Jimmy. Sa sandaling sabihin niya iyon, isang invisible na nilalang ang namagitan. Hinila si Nikki palayo kay Gabby at itinapon ito sa sahig. Nalilito, nagbitiw si Nikki ng ilang random na suntok sa hangin, ngunit nilupig siya ng hindi nakikitang bagay at inipit siya sa isang mesa bilang isang paraan ng pagganti. Matapos ang isang malupit na pag-atake, si Nikki ay pinahintulutang makatakas. Kinaumagahan, bumalik si Gabby sa bahay pagkatapos maglakad sa tabi ng ilog. Nagsimula siyang maghanda para sa event ni Max Baligan at hiniling sa invisible na si Jimmy na samahan din siya. Sa gitna nito, nagsindi siya ng sigarilyo at hindi nagtagal, ang hindi nakikitang presensya ay bumugan ng usok pabalik sa kanyang mukha. Matapos itong masaksihan, sinubukan ni Gabby na abutin at hawakan ang hindi nakikitang si Jimmy, ngunit nabigo siya. Tinanong niya si Jimmy kung bakit ayaw niyang hawakan siya nito ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon. Sa pagbabago ng paksa, nagpa siya si Gabby na ihain si Jimmy ng mainit na kape. Iniwan niya ang coffee maker para uminit at tumalikod para kumuha ng dalawang tasa. Pagharap niya, ang invisible na nilalang ay hindi inaasahang binuhusan siya ng mainit na kape na nagdulot ng matinding pinsala sa kalahati ng kanyang mukha. Dahil dito, bumagsak si Gabby sa sahig sa matinding paghihirap, napahawak sa kanyang mukha at umiiyak sa sakit. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Gabby na nakabenda ng mukha ay payapang natutulog sa kanyang kwarto. Ilang saglit pa, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono na nagpagising sa kanya. Ang tumatawag ay si Dan, ngunit pinili ni Gabby na huwag pansinin ang tawag. Bukod sa pagriring ng telepono, naririnig din niya ang natatanging tunog ng pagtatype na nagmumula sa basement.
na intriga, sinundan niya ang tunog ngunit pagdating niya sa basement, biglang huminto ang ingay sa pagtatype. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa isang lumang wardrobe at binuksan ito. Sa loob, nakita niya ang isang koleksyon ng mga maalikabok na coat at ang parehong blonde na pilukan na isinuot ng misteryosong lalaki sa kanyang naunang panaginip. Bilang karagdagan, nakatagpo siya ng isang dilaw na kahon na puno ng maraming larawan ng lalaki mula sa kanyang panaginip. Ang mga pagtuklas na ito ay nagbigay ng panginginig sa kanyang buong katawan na naging dahilan upang malaglag niya ang lahat sa sahig. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang lalaki sa salamin at napasigaw. Sabik na sinubukan tumakas ni Gabby, ngunit hinawakan siya ng hindi nakikitang nilalang at itinulak siya sa isang mesa. Pagkatapos ay pinilit niya ang kanyang sarili na labagin ang kanyang kalooban. Nang maglaon, nag-aalala si Dan dahil hindi sinasagot ni Gabby ang alinman sa kanyang mga tawag. Kaya nagpa siya siyang suriin siya. Pagdating, laking gulat niya nang makita siya sa kanyang brutal na battered state at nagtanong kung paano ito nangyari. Si Gabby, sa umiiyak niyang boses, ay tinuro ang mga larawan at ipinaalam sa kanya na ang lalaki ay nasa bahay sa buong oras. Tumungo si Dan sa basement upang mag-imbestiga ngunit walang nakitang bakas ng lalaki. Pagbalik kay Gabby, ibinunyag niya na ang lalaki sa mga larawan ay si Michael Gyges, isang sikat na artista mula 15 taon na ang nakalilipas na madalas gumaganap ng mga papel na pambabae. Ipinaliwanag ni Dan na ang career ni Michael ay bumagsak sa isang pagkakataon na pumilit sa kanya na ibenta ang lahat ng kanyang mga ari-arian upang mabayaran ang kanyang mga utang. Simula noon, nawala ng walang bakas ang lalaki. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, tiningnan ni Dan ang sunog na mukha ni Gabby at hinimok siyang humingi ng medikal na atensyon. Sa mismong sandaling iyon, ang hindi nakikitang si Michael ay hindi inaasahang hinampas si Dan sa ulo mula sa likuran na nagpatumba sa kanya. Tinakpan ni Michael ang mukha ni Gabby gamit ang kanyang kamay, dahilan upang siya ay mawala ng malay. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting namulat si Gabby at nakita niya si Michael na nakaupo sa malapit na upuan. Humingi muna siya ng paumanhin sa kanya dahil sinira niya ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang Jimmy. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na siya ay hindi nakikita sa loob ng napakaraming taon na hindi siya sigurado kung siya ay tunay na nabubuhay o isang abstract na konsepto lamang. Ibinahagi pa niya na ang kwento ng kanyang buhay ay kahawig ng kay Gabby dahil dati rin siyang isang sikat na tao tulad niya ngunit nakaranas ng isang pagbabago kung saan siya kumupas sa dilim. Higit pa rito, ipinakita niya ang isang gintong singsing sa kanyang daliri na nagtataglay ng kapangyarihang gawing hindi nakikita ang sinuman. Inamin niya na ang maling paggamit ng singsing na ito dahil sa masamang layunin ang nagdudulot ng pinsala at kaguluhan sa buhay ng tao. Gayunpaman, kalaunan ay nakaramdam siya ng pagkakasala sa kanyang mga ginawa at nagpa siya na magtago sa bahay na ito kung saan nagsimula siyang magsulat ng mga script bilang isang paraan upang madaig ang kanyang pagkakasala. Gayunpaman, muling lumitaw ang kanyang masamang ugali nang makita niya si Gabby. Ngayon, naniniwala si Michael na makakamit niya ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan lamang ng pagsuko ng kanyang kapangyarihan. Dahil dito, inialok niya ang singsing kay Gabby na hinimok itong gamitin ito bilang isang pagpapala, hindi tulad ng ginawa niya. Sa kabila ng narinig na kwento ni Michael, nananatiling kumbinsido si Gabby na siya ay isang kathang-isip ng kanyang panaginip at maglalaho kapag siya ay nagising. Upang hikayatin siya kung hindi man, hiniling sa kanya ni Michael na basahin ang kanyang mga script. Isinulat na pala niya ang lahat tungkol kay Gabby simula nang dumating siya sa bahay na ito. Habang binabasa ni Gabby ang mga ito, nalaman niyang wala itong katapusan. Ipinaliwanag ni Michael na ang pagtatapos ng kwento, kabilang ang kanyang sariling kapalaran, ay nasa kanyang mga kamay ngayon. Habang nasa isip ang lahat ng ito, kinuha ni Gabby ang kotse ni Dan at umalis. Pagkalipas ng ilang araw, makikita natin si Dan na nililibot sa bahay si Michael na nagnanais na bilhin muli ang kanyang ari-arian. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Dan ang isang larawan ni Gabby at nagtataka kung saan siya nagpunta. Samantala, kasama ni Gabby ang kanyang kasintahan na si Jimmy sa dalampasigan, posibleng dahil sa isang paraan ng paglalakbay sa oras. Sa pagkakataong ito, hiniling niya kay Jimmy na manatili sa kanyang lugar upang maiwasan ang malagim na aksidente. Nagtatapos ang pelikula nang lumayo ang dalawa na suot ni Gabby ang napakalakas na gintong singsing. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa naka-subscribe. Pindutin na rin ang notification